Yo, what's up mga kabala at welcome sa another episode na naman ng Edge On TV. Ito po si Leatherman. Huha! And for today's video guys, mag-unbox tayo or mag-review tayo ng itong Evo Helmet SVX-01. Bago tayo magsimula sa pag-unbox, syempre, intro muna tayo. Like a Hellcat! And we are back after the intro. So ito na guys ang Evo Helmet SBX-01. Glossy titanium siya. So ito yun. Itong SBX-01 is meron siyang variant na plain color na titanium, glossy titanium, glossy black, matte black, matte titanium, and matte blue. Tapos meron pa siyang yung bagong release nila ngayon, yung Destroyer na color blue, pink, and green. Tapos may mix na violet and blue. Parang ganun. Tapos meron din silang Eragon, white, gold, and orange. So, check nyo na lang sa page ng Team Graffiti main page. So, andyan sa screen. And dyan sa link sa description box. So, yun. Simulan na natin yung pag-unbox pagbukas nito. So yun, ito guys para sa mga nalilito o nagugulahan kung anong design or model ng Evo Helmet ang gusto nyong bilhin. So ito baka makatulong tong review na to or unboxing na to. Kung ano yung gusto nyong bilhin kasi napakaraming magagandang helmet talaga ng Evo. Diyan yung mga modular nila, GSX-3000, tapos ito SBX, tapos yung XR-03, di ba? So yun, dito sa box meron siyang kasamang clear lens. Yan. At syempre meron kayong libreng t-shirt. So, yun. Depende sa pipiliin nyo kasi meron sila doon. Meron kayong pagpipilian na freebies na ito, ganito. T-shirt, top, o kaya helmet decals or helmet sticker. Yung nilalagay sa visors dito sa mga ano. Yun, may sticker, may libreng ganon kung ayaw niya ng t-shirt. And meron din siyang libreng keychain. So, pipili lang kayo sa dun sa tatlo. Sa tatlong t-shirt, helmet lens decals, or keychain. Yun. So, itong t-shirt niya guys, airpool siya. Airpool, parang may mga butas-butas na maliliit. Yan, so, pakita ko na ninyo guys kung mga hindi pa nakakakita ng itong t-shirt. Pakita ko sa inyo. So, ito siya. Yan. Ito yung harap. Tapos ito yung kanyang likod. Yan. Tapos, meron siyang libreng bag. Dust bag. Or helmet bag. Ang kinagandahan dito guys kasi yan o, pwede nyo isukbit. Pwede nyo isukbit. Diba? Ganyan. Yan ang kinagandahan ng helmet bag or dust bag ng Evo. Pero minsan hindi ganito yung ano niya. Minsan pagka bibili kayo, hindi ganito yung design ng dust bag niya. So yun, pag bumili kayo sa Team Graffiti, meron kayong libreng siyempre, sticker ng Team Graffiti. So, ito na siya guys. Ito yung kanyang itsura. So, yun. Naglagay tayo dito guys sa table natin ng towel para siyempre hindi magasgasan. So, ito guys. Ito yung kanyang libreng sticker mula sa Team Graffiti. Yan. So, yun. Dito sa helmet niya, meron siyang ito, user manual. Tapos, yan. Simulan natin sa kanyang auto shell. So guys, pag suot nyo siya, ito yung magiging itsura niya. Yan. Sa screen nyo. Yan, sinuot ko siya, tinay ko siyang isuot. So, ganyan yung magiging itsura. Yun. So, sa kanyang visor, guys, meron siyang lock. Kagaya ng sa shifter. R1 ata. Yan, may lock siya daw. Pag binaba nyo siyang ganyan, halimbawa, nakataas. Pag binaba nyo siya, yan, sagad na. Pero may lock pa siya. Diba?
So yung kanyang air vents or air ventilation, meron dito sa harap, meron dito sa gilid, sa dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos meron pa siya dito sa likod. Yan. So pinakamaganda dito guys. So itong outer shell niya is made of polycarbonate. Tapos yun, ang pinakamaganda sa kanya dito yung kanyang spoiler. At yung kanyang amoy, mabango. Diba? Mabango siya. So yun guys, ito yung tsura niya pagkasuot ko na. Tapos dual visor din siya. Yan. So ito yung ipipindot, ito yung ito lang yung gagawin niya sa gilid. Sa parting kaliwa. Diba? Pag tinaas niyo to, bababa yung visor. Yan. Pag binaba, yan. Akit, angat naman siya. Tapos dito sa baba, meron siyang, yan, net, yung chin net niya dyan. Tapos syempre, itong ano niya, itong visor niya, kung paano siya palitan guys. So, lapit natin. Yan, lapit natin. So, makikita niyo to. Itong ano niya dito. Ito. Yan, hilahin nyo lang siya. Yan, tumunog na. Yan, tanggal na siya automatically. Doon sa kabila, ganyan din. Yan, tanggal na. So, ganyan lang siya mapalitan, guys. So, pag kinabit nyo, same thing, ano nyo lang siya ulit. Ipupull nyo lang din siya ulit, tapos tsaka nyo ilalagay. Salitan lang siya, guys, pagka ilalagay nyo. Hindi siya pwedeng, mahirap siya ipagsabay ng pagkabit ulit. So, isa-isa lang. So, kung paano siya tinanggalin, nakataas siya. So, nakataas nyo rin siya, dapat ibabalik. Para maglapat yung lock niya dun sa mechanism niya. Yung kabila. O yun, balik na siya. So, ganun lang guys, pagtanggal niya at pagbalik, replay niyo na lang kung may i-reply nyo na lang yung video kung medyo naguluhan kayo. Tapos yung kanyang pads, syempre, ano siya, replaceable. Tapos itong ilalim niya maganda guys, parang medyo ano siya, carbon fiber texture siya. Kita nyo naman ba, na ilabang. So ganyan kaganda yung pagka ano niya, yung padding ng ilalim, yung lining niya. So tanggalin natin. So ito yung itsura ng padding niya. Makapal, malambot. At kung nag-iisip kayo guys na mahirap ba siya lagyan ng ano, ng halimbawa motovlogger kayo, tapos ganito yung helmet niyo, gusto niyo ganitong helmet. Meron din ang bibili sa Team Graffiti guys, yung Hansi or Hank na brand na fit siya para dito sa SBX-01 na camera holder. So yan, dyan sa screen, kita nyo dyan, lagay ko na rin dyan. Tapos ang inagandaan dito guys, yan, meron na siyang space for intercom. Ito, kita nyo ba, saan nakita no? Yan, space niya for intercom, kabilaan na yan. Siyempre. Tapos yan, itong nasa taas, ay itong nasa ano, tatanggal din siya. Yan, sisilahin nyo na lang to dito sa may loob. So, balik na natin. Yun. So, maganda guys na pagbibili kayo ng helmet is detachable na yung foam niya. Para hindi na yung buong helmet yung ibababad natin, di ba? Hindi na yung buong helmet yung hugugasan natin na baka magasgas sa planggana, ganyan. Sa batya. So, yun guys, nabalikan natin yung paddings niya. Meron din siyang ito yung rubber lid niya para pag sinara nyo siya pag maulan, hindi papasok yung tubig dito sa loob ng helmet. So hindi mababasa yung foam niya sa loob pagka maulan at nakasarado.
yung kanyang bigat guys, so yung weight yung bigat nitong helmet is medyo magaan siya, which is good kasi pagka maglo-long ride ka, di ba, pagka mabigat yung helmet medyo masakit sa leg eh. So ito medyo magaan siya at mas maliit yung outer shell niya kumpara dun sa GSX 3000. Mas maliit yung outer shell nito and mas magaan siya. So good for long ride to pagka ganun din. Pinaka maganda rito guys, napaka-aggressive ng look nito. Napaka-angas. So para sa akin ha, mas maangas, mas astig to SBX 01, mas astig to kaysa dun sa GSX 01. Kaysa dun sa GSX 3000. Para sa akin lang ha, huwag nyo kayo ba siya kung GSX 3000 user kayo. So para sa akin talaga guys, mas astig tong design, mas astig tong outer shell niya. Mas maganda siya tignan. Mas aggressive kumpara dun sa GSX 3000. So overall guys, napakasulit, napakaganda, napaka astig, napakaangas. Dual visor, may clear lens, may smoke lens, may lock, may rubber lid. Ano pa bang hanapin natin dito guys? So yun lang guys, dito nagtatapos ang ating video, ang ating review or unboxing para sa helmet na to. Kung bago ka para sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. And hit the notification bell and press all, select all para updated ka sa mga bago kong video. So yun guys, maraming salamat. Peace.